good morning po. Tayo po may gagawin ano ngayon. Spark Chevrolet 2011 model. Ang problema po nito, pag iniikot ang manibela, kaliwat kanan, lumalagat ang mga suspension na. Papalitan po natin. Ayan po, umpisa na po natin daw. Ayan po, natanggalan na po natin itong axle nut niya. Sa dulo ng CV joint niya. So, tinanggal po natin itong tie rod din. Tatanggalin po natin itong dalawang bolt dito sa sa shock para may hatak natin palabas. Yan po ang gagawin natin dyan. Tapos hatakin natin doon sa loob para may pull out natin itong buong axle niya. Ayan po. Natanggal na po natin ang tie rod din dyan. Ito po size 30 itong nut niya. Ayan. Saka natin po luluwagan ito bago ma-pull out. Ito po yung pamalit natin bago. Ayan. Ayan po, natanggal natin itong nut nitong itong shock at saka yung bolt niya. Ayan. Kumpara sa ibang sasakyan, malalaki po ang tread nito. Ayan. Ito pong bolt na ito, ang size po nito 18 millimeter po ito. Ayan, tanggal na po natin. Saka natin tutulak ito. Ayan. Tapos, saka natin tatanggal itong bolt dito. Yung bolt niya. Ayan. Ayan, tanggal na po yung bolt niya para maihatak natin itong spindle niya. Ayan. Ayan po siya. Fire. Ayan, tanggal na po siya. Ayan. Ito na po yung buong axle niya. Ayan, kung mapapansin niyo. Yung axle niya. Tutulak lang po natin niya para bumaba. Ayan. Ganyan po ang pagtanggal. Tinatanggal din natin itong caliper para hindi siya persado yung flexible hose ng preno. Tatanggalin po natin. Ayan po, size 14 lang po yung bolt niya. Kailangan po matanggal ito para ayan, para maibaba natin mabuti ito para hindi mapersa itong flexible hose. Ayan po. Sige. Ayan po, natanggal na natin dito sa pinaka spindle ito. Tatawin natin, susungkitin po natin yung axle niya. May mababawas pong fluid yan. Pero ibabalik na lang po natin. Ayan. Kasi buo po papalitan ito assembly. Sige, sikwat. Ayan po. Ayan po, natanggal natin itong buong axle niya. Ibabalik na lang po natin yung fluid mamaya. Ayan. Ito po yun, natanggal natin. Ayan. Patuloy po tayo ng dugo. So ito na po yung ipapalit nating pyesa na bago. Ito po siya. Ayan po. Kung gusto niyo pong mag-DIY po sa paggawa ng ganito axle, basta may tools po kayo, magagawa niyo po ito. Sundan niyo lang po itong video ko. Ayan. Kinumpara po natin pares naman po ang haba niya. Ayan. Kakabit na po natin siya doon. Ayan. Ito na po yung bago. Ganun din lang po ang position, kung ano yung pagtanggal, ganun din po ang pagkabit niyan. Ayan po. Ayan po, ganyan lang po ang pagkabit niyan. Igagad po sa ilalim tapos tutulak. May lakbukas sa dulo yan para maglock yun. Yan. Nakapasok na po siya. So ang gagawin natin, ibabalik na po natin dito. Yan. Ganun lang po kung ano ang position ng pagtanggal, ganun din ang pagbalik niyan. Ayan. Yan. Lalagyan na po natin yung bolt dito. We'll be right back.
Ayan po, ito po yung itip na tinanggal natin kanina. Nagtanggal tayo ng axle. Babalik din po natin siya dito. Babalik din natin yan dito sa sasalin po natin ulit para makompleto po yung itip niya. Kasi kapag hindi natin babalik ito, baka po masira itong transmission, itong ginagawa nating Chevrolet Spark. Ayan. Ayan po, kompleto na po ito. Nailock na po natin ito. Sino-double check na lang po natin to. Ayan, ganyan po ang pag palit ng buong axle niya. Ayan, hinihimpitan na po natin. Double check po yan. Ayan, session trip po natin. Ayan po, tapos na po natin ilagay. Basa-basa. Tsaka nailock na po natin ito at saka ito. Basa-basa lang po. Ikabit na po natin ng ayos. Ayan, okay na po. Tapos na po. Ayan. Ayan, tapos na po natin maisalin yung isalin na po natin yung natanggal na ETF. Ayan. Ito po yung dipstick niya. Ito po yung location ng dipstick niya. Ayan. So, binabalik lang po natin to. Ayan, okay na po. Nakalagay na po dito. Kung mapapansin niyo po sa gilid ng battery yan, pagtitingin kayo dito ang lagay ng dipstick niya. Ayan. Ayan po. Tapos na po tayong magpalit ng axle assembly ng Spark 2011 model. Ayan. Pwede po kayo mag-DIY niyan. Basta sundan niyo lang po itong video ko. Please like and subscribe doon _mechanicaltv kung bago pa lang po kayo sa channel ko. Ayan, maraming salamat po at magandang umaga po. Thank you po.